hindi na po uso ang paninira. Hindi na po uso ang mapagpapatikos at mga salitang napakasakit. Hindi ganon ang Pilipino. Rich or poor, may class naman tayo ng konti. Sinasabi po ng asawa ko, pag naririnig nila ang bagong Pilipinas, ang ibig sabihin nito ay hindi kailangan awayin ang mga taga-private sector. Instead, dapat gawin silang mga partner sa mga proyekto ng gobyerno. Sa dami-dami po natin mga problema, we should realize that government can't do it alone. It has to work hand in hand with the private sector. Ako po, galing po ako sa private sector. And in 1,606 days, babalik na naman ako sa private sector. Wala na pong terno, makeup, Facebook, Instagram, at kung ano-ano pa. In the meantime, I will try to follow my husband's vision of bringing the private sector closer to government so we can all work together for our bagong Pilipinas. Nagsalita na ang totoong presidente. Diyos ko day, Inday Ahas. Saan ka ba humugot ng lakas ng loob at nagsasalita ka sa madlang people? Authorized ka ba day na magsalita sa madlang people? Binuto ka ba day ng madlang people? Panoorin niyo mga kabayan, gaano kakapal tong babae na to? Hindi na po uso ang paninira. Hindi na po uso ang mapagpapatikos at mga salitang napakasakit. Hindi ganon ang Pilipino. Rich or poor, may class naman tayo ng konti. Sinasabi po ng asawa ko, pag naririnig nila ang bagong Pilipinas, ang ibig sabihin nito ay hindi kailangan awayin ang mga taga-private sector. Instead, dapat gawin silang mga partner sa mga proyekto ng gobyerno. Sa dami-dami po natin mga problema, we should realize that government can't do it alone. It has to work hand in hand with the private sector. Okay, putulin na natin dyan. Diba ang sabi niya, hindi na daw uso ang paninira? Yan ha? Hindi na po uso ang mga pagbabatikos. Hindi na daw uso ang pagbabatikos. Sino ba ang nagpasimuno ng pagbabatikos nyo? Diba? Kayo. Ang confidential pa ni VP Sara, kayo ang unang nang babatikos. So, kanino kasalanan? Okay? Salitang napakasakit. Uy, nasaktan pala siya sa mga salitang binabato sa kanya. Meaning, guilty. Hindi ganon ang Pilipino. Rich or poor, may class naman tayo ng kon. Okay. May class daw siya kahit konti. So, anong ginawa niya doon kay VP Sara? Hindi nga siya nakipag-shake hands. Naka-social media siya, nasa publiko siya. Kitang-kita ng sambayan ng Pilipino kung paano niya binastos si VP Sara at siya pa ang naunang umakyat sa eroplano. Diyos ko, saan ka ba humugot ng lakas ng loob, Inday Ahas? Grabe no, grabe din ang kapal nitong babae na to. Sinasabi po ng asawa ko, pag naririnig nila ang bagong Pilipinas, ang ibig sabihin nito ay... Okay, kapag narinig na nila ang bagong Pilipinas, ang ibig daw sabihin, ano bang ibig sabihin nito ngayon? Nagtaas ang bigas, nagtaas lahat, sobrang taas na mga bilihin. Yun ang ibig sabihin ng bagong Pilipinas. No? Nakakagigil tong speech na babae na to, no? Hindi nag-isip sino kaya ang naggumawa ng script nito, no? Hindi nag-isip lahat ng mga sinasabi niya sumbalik din sa kanya ang kahihiyan na sinasabi niya dito ngayon. Wala din pala, no? Grabe ha, ito pa. Instead, dapat gawin silang mga partner sa mga proyekto ng gobyerno. Sa dami-dami po natin mga problema. Alam nyo pala na maraming problema ang Pilipinas.
Bakit inunan nyo ang pangungurap, pangmumudmod ng pera sa mga kongresista? Bakit inunan nyo ang pag-travel around the world na bilyon-bilyong pera ang nalustay nyo sa pagbiyahe abroad? This speech is very stupid. Nakakahiya ka, Inday Ahas, sa mga sinasabi mo dito. Sino bang adviser nito? No? Hindi mo kami mauuto at hindi mo mabibilog ang isip ng mga Pilipino. Mas marunong kami sa iyo, Inday Ahas, at never mo kaming maisahan. Kumambyo kayo ngayon dahil kaming na ang 2025 senatorial election. Tue! So, pakitang gilas kayo ngayon. Meaning, ito ay malaking kaplastikan. Kaya huwag kayong magpabudol muli. Okay? Insan na tayong nabudol, kaya huwag na tayong magpabudol sa mga kaplastikan na ilalabas pa nila in the future. Dahil halalan ngayong 2025, kaya kumambyo itong mga demonyo sa ating bayan. Kaya, ang payo ko, ngayong 2025 senatorial election, doon tayo boboto sa team ni Tatay Digong. Yun lang. At lahat ng Marcos team, iditso natin sa Inodoro. Ipakita natin ang kapangyarihan, ang lakas at puwersa ng mga mahihirap. Yun ang ating ipamukha sa mga tao na to. Sabi ni Lisa Araneta, hindi na uso ang pambabatikos, hindi na uso ang masakit na salita. Hindi ganon ang mga Pilipino, rich or poor, may kunting class naman tayo. Diba? Anong kaklasa ng pinagsasabi mo? Baka hindi mo alam na alam ng mga Pilipino yung pinaggagawa mo. Diba? Alam namin yan. Nung una pa lang, nung election pa lang, hindi nga makatungtong si Senator Aimee Marcos, diba? Sa headquarters sa Mandaluyong. Dahil hindi mo pinapupunta, nagtataray ka, diba? May ugali ka, diba? Hindi lingid sa mga taong nasa paligid mo kung ano ang ugali mo. Nagpapakaklas ka, oligarte ka, diba? Sa totoo lang naman, hindi ka naman binoto ng taong bayan. Pero kung umasta ka, ikaw yung nagpapakilos sa mga, diba? Ano ba tawag dyan, diba? Manipulative ka, diba? Yung presidente, under disaya mo, diba? Hindi lingid yan sa mga Pilipino. Ngayon nasasaktan ka sa masakit na salita o ayaw mong mabunyag sa buong bansa, you're an evil woman, diba? Ganun lang kasimple. Kung ako sa'yo, tantanan mo yung pagiging manipulative mo. Hayaan mo na si PBBM mismo ang magdesisyon para sa bansa dahil siya naman ang ibinoto, hindi ikaw. Diba? E ano kung abogado ka? Manipulative? Diba? Hayaan mo na yung Pilipino at ang presidente ang magkaisa, hindi yung ikaw, di ba? E alam naman namin na oligarte ang pamilya mo. Alam namin ang interest mo lang dyan sa gobyerno. Di ba? Kaya ngayon, nagkakasira-sira ng ganito dahil din sa isang plus one na nagbibida-bida, di ba? Eh, ano magagawa? Eh, nabibisto na yung pagiging evil woman mo. No need, siya yung baila. Iniwasan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang tanong ng media tungkol sa estado ng kanilang samahan ni Vice President Sara Duterte. Sorry, just a quick reaction. Nagkausap na po ba kayo ni VP Sara? Ma'am, short reaction lang, ma'am. Ilang beses siyang tinanong pero hindi umimik ang First Lady. Nangyari yan sa isang Chinese New Year event sa Chinese Embassy sa Makati City nito lang Lunes. Napansin ng tila isnaba ni na First Lady Liza at VP Sara sa runway bago lumipad papuntang Vietnam, ang unang ginang kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Sa event kanina, wala ring reaksyon ng First Lady habang piniplay ang video greetings ng Vice Presidente. Nang subukan ulit siyang kunan ang pahayag ng media, doon na napatak mo ang unang ginang.
Section para sa inyong saloobin. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.